Okay, magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Pastor Leo. Welcome to another episode of Daily Discipleship. At nandito na naman po tayo sa Daily Discipleship 2021. At ang ating pong tema ngayon po sa buong buwan is Real Talk About Love. Mas handa, mas matatag. Yan. At ito pong linggong ito ay pinag-uusapan po natin yung buhay po ng mga single. You know, yung singleness. Kung bakit po napakahalaga na maunawaan po natin itong stage na ito ng buhay bago po tayo pumasok sa mga commitment or bago po tayo pumasok sa mga permanent relationship, ay makita po natin yung purpose po ng season na to ng buhay natin, no, yung buhay po ng pagiging single. Lahat po tayo dumadaan sa pagiging single. Kaya gusto ko po na sa araw na ito, pagtalakayin po natin ito at makita po natin ito in light of our topic, which is real talk about love, no, mas handa, mas matatag. So tayo po yung manalangin, let's pray. Lord, nagpapasalamat po kami sa oras na ito, sa inyo pong patuloy na pangunguna at paggabay sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, na ituturo po namin, Panginoon, ang Lord God, ang mga bagay po, Panginoon, patungkol sa paksa na ito ng Lord God, may paggabay mula sa iyo, Panginoon. At sa araw na ito muli, Panginoon, nangyayahan po namin si Banal na Espiritu na kami po ay samahan, ibukas po ang aming puso at isipan upang tumanggap po, Panginoon, ng pagtuturo, Panginoon, tungkol po, Panginoon, sa singleness. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga tao. Lord, we have 700 people, O God, who have watched our videos, O God, and have shared it to people, O Lord, and some of them are watching in groups, O God. So I pray, O Lord, that Lord made this, Lord God, simple discipleship, O Lord. Impact them, Lord God, and the decisions that they make or the things that they teach, O Lord, in the ministries, O God, that they have in the place where they are ministering to, Panginoon. Father, I also pray, Lord God, na bigyan niyo po kami sa araw na ito ng teachable heart at patuloy, Panginoon, we rely on you, Lord God. Samahan niyo kami this entire month, O Lord, as we study about real talk about love, Panginoon. Maraming salamat. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen. So magandang araw pong muli sa ating lahat. At tayo po ay nasa pagtalakay patungkol po sa singleness. At kahapon po, ako po ay tumigil dun po sa pagpapaliwanag na ang singleness po ay tungkol po sa wholeness. Ito po ay tungkol sa pagkakataon mo sa buhay na maging kumpleto ka, no? Ilabas mo yung best sa buhay mo, yung ideal. Ilabas mo yung maximum potential mo. Ipakita mo yung excellent version mo, no? Makita nila yung the best version of you habang single ka. Kasi po yung mga tao po kahapon pinag-usapan natin na ang marriage po, marriage is the joining of two whole people. Ito po ay dapat pagsasama ng 100 at 100, which equals 200. Hindi po ito pagsasama ng 70-30, 60-40, 50-50, kalahati ka ng buhay ko. Then kung 100 lang kayo magkasama, what happened to the rest, the 100% na nawala? Because you are 100% and the other person is 100%. No? Kaya marriage po is the joining of two whole people. Kasi po ang ating pong definition, lagi ko po sinasabi na yung singleness po ay dapat po mananatili sa atin hanggang sa panahon na tayo po ay may asawa na. Ang mababago po yung pagiging unmarried. No, pag sinabi mong I'm tired of being single, actually you're tired of being unmarried. So you're looking for a partner. Or you want to solve a loneliness, no? Yung po ang actually sinasabi mo. But you know what?
if you want to solve being unmarried, then you are desiring to be connected or to be committed to someone exclusively, no, till marriage. Single lang pinag-usapan natin sa stage na to. Pero ang sinasabi po natin na yung singleness has something to do po, it's a disposition. Yung unmarried po, yun po, unmarried is a situation. Pero yung singleness po is a disposition. Kaya kailangan po, pag kayo po ay naghahanap ng mapapangasawa, siguraduhin po ninyo that you are not connecting to another person for the sake of completing you. Hindi po siya dumating para makumpleto ka. Dumating po siya dahil yung pagiging kumpleto mo, ma-i-share mo sa kanya. At siya rin, yung pagiging kumpleto niya, ma-i-share niya sa iyo. No? Singleness is a state that must be pursued, not avoided. To be single must be the goal even of the marriage person. Kasi nga po, ang pinag-uusapan natin, singleness, o yung singleness po is not, is a disposition, an assessment of who I am. Ang sinosolve mo, you are unmarried. Unmarried is a state o kalagayan that you can change or can be changed. But singleness should be something that you should not let go of. You do not stop being single just because you're getting married. You're getting married, therefore you're not unmarried anymore, but you will remain single because if you remain single, then your marriage will work. Bakit po? Because the principle is, if marriage is the joining of two whole people, pag ikaw po ay nag-asawa, kailangan po ang mahanap po ninyo yung tao po na hindi ka lang kasama dahil kailangan ka. It's not I need you nor I love you. It's ganito, it's you're complete but you are becoming more complete. Maintindihan niyo yan pag mag-asawa na kayo tapos nagkaroon kayo ng anak. You are already complete. The two shall be made one. Complete na kayo. Kaya binigyan kayo ng isa pang ng anak, ng maaalagaan, ng panganay. Now you are complete, you are more complete. Ganun din dapat kapag single. You are complete. Now you God wants you to share your completeness. And so nakahanap ka, nakapili ka ng another complete person. God gave you the mind, God gave you the heart, God gave you the ability to choose, God gave you wisdom, God gives you guidance, God gives you the ability to discern. You are guided by the Word, you are guided by the Holy Spirit. No, there are principles of God's Word that govern your decision making. At lahat pong yun will come into play, your maturity in Christ. At dahil po doon, you are able to select a partner. But in selecting or connecting to another person, hindi po pwedeng siya kumpleto, ikaw kulang, kaya lagi mong kinukuha yung pagiging complete niya. So, ang nangyayari, you are becoming a parasite to that person. Or kung pareho kayong kulang, hindi kayo parehong ready sa relationship, ang mangyayari, maghihilahan kayo. Pag siya nagko-complete, ikaw nang iinis. Pag siya nagko-complete, siya naiinis, naiinggit siya. O yung isa naman, ayaw niya na masaya ka o kumpleto ka. Kasi nga po, you chose someone who does not have the credential of being single. No? If you are not a whole person and you join a whole person, no? Nagsama kayong dalawa, you will become a parasite. You will suck the other person's completeness. Lagi ka na lang needy. Lagi ka na lang insecure, inferiority complex. Yung insecure na lagi ako papalitan ako nito, iiwanan ako nito, talikuran ako nito, paglayo ko. Lagi kang may ganun. Why? Because inside of you there is a need. No, hindi ka complete. You will use him to make you complete. Therefore, you are not a blessing, you are a burden sa magiging relationship.
ito po yung pinapaliwanag ko dito itong week na to. No, no, and we go back to the story, di ba? Sabi nga, how about yung time ni Moses na yung divorce nung time niya? No, binasa natin yung Matthew 19. Let me read that again. Basahin po natin yung passage na yun. Doon tayo nagtapos eh. Sa Matthew chapter 19, verse 8. Sabi po dito, nagtanong po yung mga disipulo, why then did Moses command that a man give his wife a certificate of divorce and send her away? Jesus replied, Moses permitted you to divorce your wives because your hearts were hard. But it was not this way from the beginning. I tell you that anyone who divorces his wife, except for marital unfaithfulness, and marries another woman, commits adultery. The disciple said to him, if this is the situation between a husband and a wife, it is better not to marry. Jesus replied, not everyone can accept this word, but only those to whom it has been given. For some are eunuchs because they were born that way. Others were made that way by men, and others have renounced marriage because of the kingdom of heaven. The one who can accept this should accept it. No? Pinag-uusapan po natin na si Adam po sa Genesis. Nung tinanong siya ng mga yung mga Pharisees, yung mga teachers, nung sa isang event na nagkakaharap sila. Sabi niya, what about divorce? Ang sagot naman niya, ang tanong naman niya, what about, ano, sabi niya, it's about Adam and Eve. God created male and female. At kinikwento ko po sa inyo kahapon, if you can go back to the video yesterday, na si Adam po is created by God to take care of everything that he created. No, so makikita po natin si Adam, he was doing everything, you know, he was taking care of everything and he was doing well. He was not even looking for a partner. There was no such thing. He did not even know he needed one. Until, sabi ng Panginoon, it's not good for man to be alone. No? Sabi niya, ang problema, it's not, hindi sinabing it's good, it's not good for Adam to be single. No, God created Adam single. But it's not good for him to be alone. And so God, Adam did not even knew he was alone. It was God who said he was alone. And so God put him in a deep sleep. And then when he woke up, binigyan siya ng ezer. Diba? A helpmate. Binigyan siya ng one from his own, 'di ba? Galing siya sa kanya, 'di ba? From his rib. No, pinatulog and then later on God created Eve. So, ang tao po hindi nagsimula kay Adam, kay Adam and Eve, nagsimula po kay Adam. The first relationship started from a single. And ito po yung gusto ko sabihin that ano, Adam the proof that God wanted him to have a partner was because he was alone. Adam was happy, fulfilled, complete. He didn't even knew he was alone. It was God who revealed that in Genesis 2, verse 18. We don't hear any complaint from Adam. No, he was okay. He was in his purpose. He was doing what God created him to do. But God said he needed to have someone with him. No. And so makikita po natin sa Bible, ang binibigyan po yung nagiging qualified na magkaroon ng commitment to another person ay yung mga tao po na na-maximize nila yung kanilang singleness. And what I mean by the word singleness is the word wholeness. Now, did God solve his singleness? No, God solved his unmarriedness. Pero they remained single, both of them. They were separated. No, they were put together as one, but they are still two separate entities blessing one another. The other playing the role of a helpmate. You see, being single is not the problem. Hindi problem po yung pagiging single. No? In fact, dapat po matuto po kayong maging single or else pag kayo po nagkaroon ng asawa,
kayo po ang hihila pababa sa magiging asawa nyo. Kayo po ang magiging pabigat o pabagal o kayo po ang magiging kapintasan kapag nagkasama po kayo because you forgot to do what you needed to do and understand because you failed to understand what singleness means. No? Dito po sa binasa nating passage, no, nagtatanong na yung mga disipulo. Sabi nila, paano si Moses? Sumagot ang Panginoon. So if marriage is really that frightening and dangerous, then let me stay unmarried for a while. Sabi nila, no? The disciples said to him, if this is the situation between a husband and a wife, it is better not to marry. No? Alam nyo, masama po ba yung maging single? Sinasabi ko po mula kahapon na pagiging single po ay pagpapala. Sabi ko nga po sa inyo kahapon na napakadami pong tao today, how they wish they were single. No? How they wish they were single. Ang dami po sa kanila. No? Samantalang yung iba na po, yung iba naman, how they want to get married. Alam niyo sabi, let me give you a verse. 1 Corinthians 7. No? Verse 28. But if you do not marry, you have not sinned. And if a virgin marry, she has not sinned. Pero ito po yung kadugtong. But those who marry will face many troubles in life. And I want to spare you from this. Sabi po dito, ang tao pong may asawa, mas marami pong problema sa buhay. Yun po ang sabi rito. Sabi, but those who marry will face many troubles in life. And I want to spare you this. Dito po, tinatanong po dito sa portion na ito ng 1 Corinthians 7, yung tungkol po sa marriage. Kung hindi mo na matis at magkakasala ka, mag-asawa ka. Pero tatandaan mo to, pag ikaw nag-asawa, mas marami kang kaharapin na problema. So hindi po laging pagtalon agad sa pag-aasawa ang sagot sa magiging buhay natin. Hindi po laging ganun. Ang wedding po, hindi po siya trial and error. No? Yung mga vows po na binibitawan ng kinakasal, hindi po yun bulahan. No? At yung covenant na ginagawa po ninyo o napapanood po ninyo sa kasal, yung, hindi po yung contract. Ang contract po, nai-invalido. Yung contract po, nababasa, napupunit, nawawala. Yung contract po, minsan, nababayaran para madukot, para wala na yung contract. Kaya hindi na mahanap. O, lumalabas, parang may underground na ginawa. Kaya lang po, ang kasal po kasi covenant. At ginawa niyo po ito sa harapan ng Panginoon. Gusto ko po yung sinabi ni Pastor John Naverluklukan. Sabi niya, minsan ka lang pipili, galingan mo na. Yung po sinabi ni Pastor John Naverluklukan, yung papuri singer po, o po si Bishop po. No? Sabi niya po doon sa mga singles na kasama ko, mga may asawa na ba to, tandaan niyo to ah. Minsan lang kayo pipili, galingan nyo na. No? Kaya dito po, ang prinsipyo po ng isang nagnanais na tapusin na yung kanyang kalagayan na siya ay unmarried ay pagbutihin mo. No? Do it right the first time. Yun po, it's tough to be single. Not everybody wants to be married. Alam niyo po ba, sabi po dito sa ating binasa, it is by choice. Yung iba, it is, they were made that way by men. Yung iba po, they have renounced marriage because they want to serve the kingdom of heaven. No? At yung iba po, kahit na po hindi po sila nag-asawa, sila po ay masaya. Nakakapaglingkod, buong-buo, ganap na ganap, nakakatulong pa nga po sa ibang tao at nakakapag, mas responsable pa nga po kaysa doon sa mga nag-asawa. No?
singleness is the most important stage of human development. Meron pong tanong, sabi ng isang kabataan sa kanyang magulang, how do I find the partner that is meant for me? Ang sagot sa kanya ng magulang niya, don't look for him or don't look for her. Instead, be at your best. Be the person that others would want to have in their lives. Be at your best. And you will not look for them. Instead, they will look for you. At tama po yun. If you understand singleness, this is a chance in your life, this is the opportunity in your life where you can bring out the best of you. No? Every relationship, yung matibay na relationship, has to always put into the relationship. Ang matibay na relationship, hindi yung kuhaan ng kuhaan. Let me read to you what marriage is. No, let me read a quote about marriage that I like to share. No, gusto ko pong banggitin tong bagay na to. It's called the marriage box. Gusto ko pong ipabasa sa ating lahat itong tungkol po sa marriage box. No, basa, lalagay ko po. Ito po nakasulat. No? The marriage box. People get married believing a myth that marriage is a beautiful box full of all the things they long for. Companionship, intimacy, friendship, etc., etc. The truth is that marriage at the start is an empty box. You must put something in before you can take anything out. There is no love in marriage. Love is in people, not in the marriage. People put love in marriage. There is no romance in marriage. They have to infuse it into their marriage. A couple must learn the art and form of the habit of giving, loving, serving, praising, and keeping the box full. If you take out more than you put in, the box will be empty. So let me tell you this. What is a commitment to another person? What is that all about? What is it going to require from you? From both of you. Alam nyo ko ano? To learn how to deposit. Alam mo, pag merong kang account and you keep on depositing, mag-withdraw ka man, may laman. The problem is, if you don't deposit anything and you keep on withdrawing, ano mangyayari? Deficit ka. No? Zero cash. Deficit pa. Nawala pa pati yung maintaining balance. And that is what happens when people are not whole. And they enter into this, not yet marriage, hindi pa marriage, no? Hindi pa marriage yung stage na pinag-uusapan natin, yung stage pa lang ng singleness. Kung every time na magkikita kayo, the person gets something from you and you always get something from that person. Ako po, I've heard young people say, no, in counseling, wala na bang iba kundi sex? Are we not going to talk about future or planning? Or how I feel, or what are my plans, what are your plans? No, are we not going to talk about the next stage of life? Nandito na tayo, inuna natin to. Yung mga crisis counseling ng mga couples na hindi mo maintindihan kung magpapakasal o hindi, o pag hindi mo pinakasalan at pumayag naman, parang nakontento nang nagli-live-in na lang, yung mga ganon, pag kina-counsel mo, minsan umiiyak yung babae kasi gusto mo sabihin, hindi naman sapat na pakainin mo lang kami o kaya nagkaanak ka na, ganun. Pakainin mo lang kami, buhayin mo lang kami, tira mo ko rito sa nanay mo. Ibig sabihin, okay na to. Wala bang ano? Diba? Kaya minsan yung mga nagkakasama na nauna yung pag-aanak,
yung pagli-live-in, hindi mo maalis yung insecure marriage. Wala kayo kasing security. Nagsasama kayo, you are bonding together. Kapo, pinag-uusapan natin yung bond. And the deeper the level of the bond, the longer you stay together, the deeper you stay together. At lalo na kapag nagkaanak kayo. When you separate, no, it may not be formally from a marriage kasi you were never married to begin with. Pero it's equivalent to a trauma. That marriage, according to that divorce, according to scripture, which God hates, is equivalent to violence. Why? Mabuti pa nga yung tunay na death. Kasi yung tunay na death, pwede mong iburol, ilibing, and then finally, may closure ka na kasi wala na, patay na. Pwede ka nga hindi na bumalik sa sementeryo. Alalahanin mo na lang. Pero, yung divorce, ang problema, nandyan yung tao, buhay. No? Wala na yung bond, wala na yung connection, it's ripped apart, pero nandyan lang siya. So makikita mo dito, ang problema rito sa mga ganitong setup is they did not really prepare. All this time, it was like, paano ba yun? A maximized parasite. Na kinuha ko lahat, kinuha ko pera mo, kinuha ko yung pension mo, kinuha ko yung kayamanan mo, kinuha ko lahat. Nung nakuha ko na, iniwanan kita, natulpo ka tuloy, yung mga ganun. Puro ganun eh. Kasi wala talagang intention to go to the next level. Kaya dito po, single ka pa lang, kailangan alam mo na kung paanong may maibibigay ka dun sa relationship ninyo, dapat yung kapartner mo, may maibibigay din siya. Dapat pareho kayong nag-i-invest dun sa relationship. That is what makes a relationship healthy. Kaso, hanggang single ka, ang goal mo is to develop yourself to the fullest. Ito po yung the most important stage of human development. No? Ang tanong ko sa inyo, what is the quality of your life? Nag-wonder ka, pwede na ba akong makasal? Pwede na ba akong ikasal? Pwede na ba akong manligaw? Pwede na ba akong magpaligaw? Oh. Pero ang pinag-uusapan po natin, ang tanong ko po sa inyo, how is your single life? No? Alam mo, honestly, may mga tao po na pag sinabi pong singleness, again, pinag-uusapan natin in the past days, I've been trying to influence you to see singleness as an important stage in your personal development because it will affect the future of your life, like your marriage. And listen, the more we understand this, you will find out that divorce or a broken heart, a broken commitment, a broken relationship can be predictable and can be avoidable because of the quality of the singleness ninyong dalawa na i-evaluate yun. Yung singleness po kasi or wholeness, pag pinag-uusapan po ito, is that you don't need anyone to complete you or to validate you, no? Then therefore, you are already close to wholeness, no? It means that you can have a good life even by yourself, on your own. I don't need anybody to make me a somebody. I'm already a somebody, even without anybody. I don't need anyone to approve me. I don't need anyone to make me important. I know my worth. I don't need you to tell me how good I am. I know who I am. I'm free from needing you. Listen, I'm free from needing you. I'm free from neediness. That is why I am good for you. That is why I am good for you. Because when I come into your life, I come to bless you.
I did not come to burden you. I did not come to divide you. I did not come to confuse you. I did not come to abuse you. I came to bless you. Because from the beginning of this commitment, kung meron mang nabuo, I can give to you. No? Kaya po yung mga tao na nagsasabi, I need to be married. You may need to be married. That's very dangerous. That person will stick to you and control you. That person will babakurang ka niyan. Yung taong yan, ang gagawin niyan, lahat ng tumitingin sa'yo na para bang merong paghanga, tititigan niya na parang aagawan ng karne, na hungry wolf, ganun. Tingin lang yun, kahit di magsalita. You will never build other relationships simply because yung napili mo, ang ganda, ang gwapo, pero hindi kumpleto yung pagiging single niya. No? Sasabihin sa'yo, pag nawala ka, magpapakamatay ako. Well, alam mo sa Bible, ang nagsimula, si Adan, single yun. Nung pinanganak ka, single ka, I can live without you. Gusto ko sabihin po sa atin, no? Yung mga tao po na lalapit sa'yo, oh, ito pinapasabi ng Panginoon sa'yo, ikaw mapapangasawa ko, sabi ng Lord, ako mapapangasawa mo. Don't believe them. God gave us a brain, God gave us a heart, God gave us the word, God gave us the Holy Spirit. We are surrounded by mature people and we have our own preferences in life. And the more we grow and mature in our perspective in life, nababago yung ating pananaw sa nais natin makasama. Okay? Kaya ayaw mo na yun, yung mga doctor-patient relationship. Lagi ka na lang may gagamutin, lagi na lang may ano. O kaya police-criminal, saan ka na naman galing? Sino na naman kasama mo? Bakit ka na naman nagpunta doon? Ano na naman ang ginawa nyo? O teacher-student, kailan ka ba matututo? Kailan ka ba lalago? Kailan ka ba makakaintindi? O kaya yung ano, yung mga ganong uri ng relationship na hindi siya complementary, hindi siya doctor-doctor, hindi siya police-police, hindi siya teacher-teacher. Hindi siya ganon, hindi siya complementary. It's more of one pulling the other down. Tandaan nyo, you need to be prepared before you step into the commitment called marriage. No? Alam nyo po ba na when we study about, next week we're gonna talk about yung mga may relationship na, may partner na. One of the things that you will learn is this. Love cannot keep a relationship. Sabi ng ibang tao, what keeps you together? It's the love. No, that's not true. You talk to a lot of people na naghiwalay. Mahal mo ba siya? Oo. Ba't kayo naghiwalay? Masyado siyang violent eh. Nananakit. Mahal mo ba siya? Oo. Kaya lang bungangere. Hindi ko matiis. Ayoko na eh. Mahal mo ba siya? Oo. Mahal ko siya. Kaya lang, he's a monster. Nagbabago siya eh. Mahal mo ba siya? Oo, mahal ko siya. Kaya lang, masyadong showy eh. Minsan, ang pakiramdam ko, display lang ako eh. It's not love. Love is not what keeps people together. You can separate and still be in love. Kaya may mga tao, nag-iwalay sila kahit mahal nila yung isa eh. Kaya pag-uusapan po natin, real talk about love. Pag-usapan natin to. Let's talk. I will not talk to you like a child. Yung mga umatin po ng discipleship namin, I will never talk to you like a child. No, hindi kita kakausapin tulad ng Totoy at Nene.
Hindi to puppy love na pag tumagal, nagiging doggy love. Pero kailanman, di naging true love. I will always talk to you like an adult. And I will talk to you like a mature child of God. Kasi mahalaga yun. Kaya nga to discipleship eh. Alam nyo, pag single ka, meron ka dapat goal. And what do you want to see in a single person? No? Ang sabi ko nga, di ba, to be single is to be whole. And to be whole means, number one, no, you are already apart or detached. No? Etong pagiging detached pa lang, a lot of old people cannot even make decisions on their own. Because they have never learned to detach themselves from others. Ano tawag natin? Mama's boy. No? Mama's boy naman yan eh. O, lagi ito, laging takbo kay Ninong. Palibasa may padrino. Yun ang laging gustong takbo. Pag hindi na-approve nun, wala. Hindi kahit mangarap ka pa. So, may kita mo, a lot of people, kahit na may asawa na sila, magkasintahan na sila, they cannot make decisions on their own because they have never learned to detach. To be whole means, number two, to be separate. To be separate means, I am me. I am different. I am not like your past. I am not like anyone around you. I'm not like any relative that you know. I'm not like any friend. I am me. I am separate. Kung hindi mo ako matatanggap for who I am, then why are we together? Pangatlo, I am unique. It means you are special. No, you are incomparable. You have qualities that are extra different and extra special compared to anyone in this world. Pag sinabing whole, kaya mong tumayo sa sarili mong paa at kilala mo kung sino ka, alam mo kung ano ka, at alam mo kung ano yung kaya mong ibigay at kakayahan mo. At alam mo kung yung tamang pagpapasya. Hindi mo kailangan ng ibang tao. Kaya mo na. You are whole. That is what you need in order to be a healthy partner. So being whole, you are complete in yourself. You are unified with yourself. You are in love with yourself. You don't need anyone to complete you. That is why you are good for someone. Kasi kung hindi ganun, ang kailangan mo siguro, babysitter. O kaya ang kailangan mo, no, defender, ang kailangan mo, ay ano, bouncer. O kaya yung iba, ang kailangan mo, hindi mo mahal yan, kailangan mo lang yan. Ang kailangan mo, no, ay ano, sugar daddy o sugar mommy. Hindi ka talaga involved, hindi talaga relationship ang, hindi talaga biblical, hindi talaga godly. O sabi ni Michael, kailangan mo yaya. Tama, Mike. Tama ka dyan. No? Kaya yung mag-asawa, liwa, magkasama na kayo, hindi mo pwede sabihin, he's my better half. Ibig sabihin, kalahati ka lang. Di ba, you're not whole, kalahati. So, who, ano, better half, bitter half. Saka dapat, no? You are not a half. Kasi kung kalahati lang kayo pareho, you're always fighting to, sino ang makukumpleto ngayon? You're always robbing each other's attention, each other's conversation, each other's favor. You're always empty kasi pag napuno mo yung isa, masayang masaya, ikaw naman tuyong-tuyo. Pag ikaw naman na napuno, siya naman yung tuyong-tuyo. Pagod kayo pareho. Ang hirap ng kalahati lang. Dapat whole. Kaya pag sinabing may pagsasamahin na dalawang buhay, dapat parehong ganap na buhay. No? Kaya gusto ko yung full life na salita. Full life study Bible. Gusto ko yun. No? You live a full life. Ibig sabihin, ganap na buhay. Kaya ka naganap ng kapartner kasi ang ganda ng buhay mo na ang sarap na yung mga katulad mo, merong mga taong kasama na nasishare mo yung ganda ng buhay mo. At ang ganda rin ng buhay niya, pinagsama kayo, kaya kayong dalawa, lalong gumanda buhay niyo, blooming kayong dalawa.
Hindi yung habang tinitingnan kayo ng mga tao, magmula nung nakilala mo yan, mukha ka ng goons. Magmula nung nakasama mo yan, tinan mo, ang ganda-ganda mo, pang Miss Universe ka, mukha ka ng ano ngayon? Mukha kang tambay sa court. Ano nangyari sa'yo? Kasi nga, nagkamali ng pagpili. No? Tandaan nyo to, you are whole the moment you don't need anyone to complete you. That is why you are good for someone. Kaya kita nyo, 100 plus 100 equals 200. Alam niyo si Jesus, in defining wholeness, sa John chapter 2, verse 24, and again, ngayong araw na ito, I will help you learn how to decide. Pastor, I want to learn to decide. Sige, let's learn to decide. John chapter 2, verse 24 to 25. No? Sabi po rito, but Jesus would not entrust himself to them, for he knew all men. He did not need man's testimony about man, for he knew what was in man. You know, Jesus was whole. He did not need anyone to validate him. Hindi niya kailangan ng kapit. Hindi niya kailangan ng palakasan. Hindi niya kailangan ng merong papadrino sa kanya. Hindi niya kailangan ng tao na magtatago ng mga sikreto niya. He did not entrust himself to anyone, for he knew man's testimony about man, and he knew what was in man. Kaya po tayo dapat ganap tayo. You know, it is healthy it is healthier to matuto ka maglakad mag-isa, matuto ka mamili mag-isa, matuto kang manood mag-isa, matuto kang kumain mag-isa. That is healthy. Na kung bibigyan ka ng kapartner, salamat, bonus, pero it is healthy to be single and not alone. No? May mga loner, hindi sila lonely. Dapat ganun ang status ng taong handa nang pumasok sa relationship. Again, ang paalala sa atin, do it right the first time. You know why? Because when marriage enters into your life and when you enter into that chapter, your defects will come out. Lalabas sa relationship yung defect mo, physical, emotional, social, psychological, spiritual, you will show how to what level are you a parasite? To what level are you a burden? To what level are you pulling down the other one from being excellent where he or she is? No? Gusto ko yung sinabi ng Matthew 7:17-18, a bad tree cannot bear good fruit. A good tree cannot bear bad fruit. By their fruit you shall know them. Nakikita po natin, yung magiging bunga ay depende po doon sa napili nating puno. Kaya ikaw, pag namili ka, tikman mo. Huwag ka magmadali. Hindi nakukuha yung maasim na mangga at saka yung matamis na mangga. Parehong mukhang mangga. Tikman mo. Spend time. Huwag ka magmadali. Hindi nakukuha sa tingin. Ganda kasi. No? Ang ganda kasi. Ang gwapo kasi. Uy, ang pogi. Siguro mabait. Uy, ang ganda. Siguro magalang. Ano kinalaman nung bango sa bait? Ano kinalaman nung ganda sa galang? Oh. Kaya may kita po natin, pag naghahanap po yung single, kailangan po ready. Ready ka sa mga bagay po na dapat ikaw handa ka sa sarili mo. Kaya gusto ko na sabihin kahapon, ang lahat po ng pinag-uusapan natin, the do's and don'ts. Yung mga bagay po na hanggat maaari, matutunan mo at maiwasan mo habang single ka pa lang. Real talk about love. Now, anong kailangan kong hanapin sa pagpili ng kasintaan na forever? No? Ano po ba yung gusto mong makasama? Ano po ba yung hahanapin mo sa gusto mong makasama ng forever? Bibigyan kita ng standard ngayong araw na ito. Una, no? May tinatawag po na the God factor. The God factor,
the first and most important area in which spouses need to be compatible in regard to their relationship is their relationship to God. Kapag naghahanap ka ng kasintahan, huwag na huwag mong kakalimutan dahil ikaw Kristiyano na ang source ng iyong pagpapala, all good things comes from God. No? Kaya sabi ng 2 Corinthians 6:14, do not be yoked with unbelievers. The fear of the Lord leads to life. And those who rest in it are satisfied. No? Proverbs 19 verse 23. Yung God factor, may takot ba yan sa Diyos? Mahal ba niya ng Diyos? Do they follow God? Do they honor God? Kasi pag hindi kasali ang Diyos, then asahan mo na magigibayan, mawawala yan. Kaya inaayos ang buhay. Pag wala ang Panginoon, I can do all things through Christ. Kung wala ang Panginoon, paano? Paano? Saan ka aasa? Limitado ang lakas, limitado ang talino, limitado ang kakayahan. So kailangan natin ng Diyos. No? Sumunod, ang isa pang kailangan natin, yung tinatawag na character factor. The integrity of the upright guides them, but the unfaithful is destroyed by their duplicity. People with different characters have different goals in life. Who would like a relationship based on deception instead of integrity? How about your partner's attitude about commitment? No? Pinapahalagahan ba niya yon, yung commitment? How about the use of money? How about when there is the need for correction or discipline? Or how about fidelity, sexual fidelity? These are character issues. Hindi po siya standard. These are issues that are a standard and not an option. Itong mga character factor po, mahalaga po ito. Pag hindi po natin ito binigyan ng panahon, maganda yung gift wrapper, pero pag binuksan mo, parang ganito, yung napili mo, ang ganda tingnan talaga. Talagang, ika nga sa regalo, yung ribbon galing London. Yung gift wrap galing France. Yung box galing sa USA, pero pagbukas mo, ang laman, baguong. No? Baguong. At yung baguong, hindi pa yung masarap. No? Yung ibang klaseng bagoong, yung pagbukas mo, magdadalamang isip ka kung gagamitin mo, hindi. Alam mo, hindi lang tinitingnan yung panlabas, may mga katangian na kailangan hinahanap mo sa isang tao. Alam mo, yung itsura na i-improve yan. O yung mentality na tumatali, natututo yan. O yung disposition sa buhay, na-adjust yan. Pero yung karakter, kapag iyan, hindi na bago, naku. Kaya pamaya, pag-uusapan natin, ano po ba yung mga nangyayari sa mga taong nakakasal? Pangatlo, emotional health factor. Pag sinabi pong emotional health factor, ang tinutukoy po natin, sabi po rito, get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Pinag-uusapan po natin, the person you are thinking about to marry grew up in an imperfect family. That person has been exposed to sin-stained friends, teachers, coaches, no, family members, and even pastors and Christians that are imperfect. So what kind of influences affected him or her in the past? Was there any damage? Was it repaired? Is it healed? No, itong mga question na to dapat nalalaman mo in the time of courtship. Sa panahon po na nililigawan mo, kailangan more or less na-assess mo sino ba tong kausap mo. Alam mo, pag bumibili ka ng kotse at sinabing second hand, no, yung hindi brand new yung bibilin mo, ang una mo itatanong, sino driver, lalaki o babae? Pangalawa, bakit binebenta? RFS, reason for selling. Uso yung term na yan ngayon, no? Dahil maraming mga naka-online, RFS, reason for selling, need money, will change to a higher version. O kaya,
nakatambak lang, ayan, reason for selling. Ngayon, pag tiningnan mo yung item, aalamin mo, alin ang original, alin ang repair, ano yung damage, meron bang past na tragedy or accident tong bibiling ko, o pwede bang makita yung mga papeles nito, pwede, upgraded ba to, updated ba to, legal ba to. Ganun din yung emotional health factor. Deep wounds in the past may produce fear of intimacy. Takot siya sa'yo. Kasi meron pala siyang past experience. May mga abandonment issues. O may mga nakatabi, nakalibing na galit, o rage, anger. Bigla na lang nagwawala. Hindi mo maintindihan kung bakit bigla na lang masyadong nag-flare up. Ang liit na bagay. Or may dinadaanan palang depression. Insecurity, phobia, obsession or compulsive behavior. Meron po akong na-meet na ganyan eh. Ang galing kumanta ng Christian song. Ang husay, nakakapag-fundraise sila. Umipirma kasi sikat na tao. Kilala na ang mga tao to pag binanggit ko yung pangalan. Pero nung nakilala namin, kleptomaniac. Nangunguha ng gamit sa ibang bag. Nangunguha ng gamit sa opisina. Kung saan mapunta, ultimo kitchen, kahit bread knife, ninanakaw. May ganun siya. Kaya pag may nawalan, kasama mo siya sa team at may nawala, asahan mo siya yun. Kaya yung leader na aware na may ganun siyang problema, kinakausap na siya. And sure enough, pag binuksan mo lahat ng bulsa ng kanyang bag, nandun nga. O kaya nasa bulsa ng isang jacket. So inaalam mo. Ito bang taong ito? May mga compulsive behaviors? May codependence ba? May alcoholism? May addictions ba? May emotional wounds ba na hindi pa na-heal? Kailangan malaman mo yun habang tumatagal. Ina-acknowledge ba niya na kailangan itong harapin? Ngayon na hindi pa kayo kasal, willing ba siya na mag-undergo ng processing? Ng kanyang pagkatao, evaluation, counseling, para ma-release siya bago kayo mag-asawa. May ganun ba? So pinag-uusapan po yung the emotional health factor. Hindi lang puro panlabas. No? Isa pa po, the talk factor, yung do to walk together unless they have agreed to do so, Amos 3:3. Ano po yung talk factor? Compatibility, alam nyo, kapag kayong dalawa, magkasama, in communication, sa compatibility, mahalaga yun. Siya, lahat ng pinag-uusapan niya, puro motor, motor oil, kadena, tapos mga version ng mga sasakyan, gito. Ikaw naman, ang pinag-uusapan mo, tatak ng makeup, tatak ng lipstick, tatak ng damit, tatak ng bag, tatak ng sapatos. Pero pag nag-usap kayo, hindi naman kayo magkaintindihan. Marriages fail because they can't talk to each other. No, successful couples list communication as one of the priorities in a marriage, in a strong marriage. Ang tanong, naiintindihan mo ba siya? Naiintindihan ka ba niya? Do you talk? Can you listen? Or do both of you try to butt in? Kapag nag-uusap, you're trying to convince the other person, winiwin mo siya, winiwin ka niya. Andun na naman yung singleness natin kaninang pinag-uusapan. Na-appreciate mo ba siya where he is? Naintindihan ba niya yung mundo mo? Or inaagawan mo siya ng papel? So dito papasok yung talk factor. Pinag-uusapan po yung ability to communicate. Tapos meron pong tinatawag na ganito, the magic factor. The magic factor, sabi, may your fountain be blessed and may you rejoice in the wife of your youth. A loving doe, a graceful deer. May her breath satisfy you always. May you be captivated by her love. Merong isang bagay tungkol sa pagpili ng mapapangasawa. Bakit may mga tao, ang asawa nila bulag, ang asawa nila kuba, ang asawa nila naka-wheelchair, ang asawa nila polio, ang asawa nila merong sakit, ang asawa nila hindi perfect. O kaya ang gagwapo, ito na lang, example ko sa artista, ang gagwapo ng mga artista pero yung pinili nila malayong malayo dun sa kanilang kapartner sa pelikula. Yung mga lead men or lead women nila, ang layo, pero yun ang asawa nun. Bakit? Bakit?
Kasi nga, mayroong tinatawag na magic factor. Ito, this is beyond the physical attraction. I did not choose you because ikaw ay tall, dark, and happy. Hindi dahil dun, tall, dark, and handsome. Alam nyo, the Bible allows physical attraction, passion, and chemistry. It's not illegal, sinful, or left only for the world to enjoy. Kahit naman tayo, namimili tayo. Pwede naman tayo mamili ng maganda, ng maayos, ng ano. Halimbawa, when Jacob first saw Rachel, he greeted her with a kiss and began to weep aloud, sabi ng Genesis 29 verse 11. Nagtrabaho po siya for 7 years. Pero yung binigay, yung kapatid. But the Bible says, Jacob's perseverance, no, to have Rachel, sabi niya, 7 years, another 7 years, seemed only like a few days, Genesis 29 verse 20. Ito po yung gayto, gustong-gusto ko talaga yung taong yan. Mahal na mahal ko talaga yan. Yan talaga yung gusto ko. Super special, wala yung kapalit. Sabihin nyo na yung gusto nyo sabihin. Pero yung taong yan, yan talaga mahal ko. Ang tawag doon, the magic factor. Or the, sabi ng iba, may X factor. Alam mo yun? Alam mo secured na secured ka. Halimbawa, ang dami-daming lalaki sa paligid. Ang ganda ng babae. Pero yung lalaki, yung kasinta niya, hindi ganun kagwapuhan. Pero kaya niyang lumakad sa gitna ng mga guys, lapitan niya yung girlfriend niya, bigla niyang bibigyan ng kiss. Pag halik niya sa lips, o kumusta ka na? O tara, anong oras uwi mo? O tara, uwi na tayo. Titiklop lahat ng lalaki. O kaya yung lalaki, gwapong-gwapo, pinapalibutan, sinisilip ng iba't ibang mga babae. Pero nung dumating yung girlfriend niya, hindi ganun kaganda, pero sabi ng babae, ganito, secured, akin yan eh. Paglapit, sabay hakbang, yakap, kiss, halika na, samahan mo ko. Oh, tiklop lahat ng babae, secured eh. No? Di ba? Secured eh. May kita mo, merong magic factor. No? Masarap po yung nahanap mo, yung the one, na yung talagang the one na talagang magmamahal sa'yo, mag-iingat sa'yo, magpapahalaga sa'yo, no? At alam kung paano ka, paano umangat ang buhay mo. Now, may mga bagay po na dapat po natin maintindihan. Alam niyo po ba na matututo po tayo sa mga failure? No? Matututo po tayo sa mga failure. Meron pong isang aklat, Finding the Love of Your Life. Ang author po si Nick Clark Warren. At ito pong author na ito, sinulat po niya yung 7 errors that often contribute to a badly matched marriage. Ito po daw yung 7 sa pinakamadalas na dahilan kung bakit pumapalpak ang buhay mag-asawa. Number one, no? Ang unang error po is that they marry too quickly. Nagmadali sila. Now, meron po daw relationship between long courtship, matagal na ligawan, and satisfying relationship, at yung short courtship and heartbreak marriages. Napansin nila na yung extended courtship po ay nakaka-develop or nakaka-erode ng lalamig, ng confidence at ng health ng isang magkasintahan. Now, dito po, malaking factor yung time is a friend. Sabi nila gayto, kaya naman ako pumasok agad kasi baka siya na yan, baka mawala pa. No? O kaya hindi pa ako nagko-commit ng kasal kasi pinapatagal ko pa, paano ko makakita ng iba? Yun ang point mo. That's exactly the point. The point is this. Gusto mong malaman kung habang tumatagal, lalo kang sinusuyo, o lalong nagiging okay yung chemistry ninyo, or habang tumatagal, nanlalamig. Sumpong ka lang pala. O kaya ipagpapalig ka kasi nanliligaw sa'yo. Pero nung may nakitang iba, nung may nakilalang iba, hindi pa nga kayo, nakikita mo nang may pagbabago.
Yung mga unang error daw is that they take it too quickly, nagmadali sila. And ang nangyayari po, because there is only a shallow and struggling relationship, superficial, hindi siya matibay, it ends up in a disastrous or minsan rescued relationship. Yung parang lagi naghahanap po na ano ba, matutuloy ba to, di ba matutuloy. So, ang factor po dito, sa una, pag nasyado ka nagmadali, no? Pag masyado ka nagmadali, hindi mo makikita yung mga kailangan mo makita. Ang tanong, mga ganito, mga tanong, where does it lead to? Boredom, disillusionment, frustration, emptiness, loneliness, sadness, pabababa habang tumatagal, nawawala ng lalamig, or nakikita mo there's a new level of respect, a new level of friendship, a new level of satisfaction. Is it stimulating? Is it beneficial? No? And para masagot mo yung mga tanong na yon, time is a factor. Kaya dito ang sinasabi, ang advice po ni Neil Clark Warren is that spend time to know the person before you commit to anything. No? Huwag kang magmamadali. The solution is take it slow. Dahan-dahan lang. Huwag may pupusta. Yung wala ka na may itatago, 3 linggo pa lang. Huwag ganun. No? Sumasawa na tayo sa mga ganyang kwento. Natutulpo pa nga eh. Kaya ingat na tayo sa mga ganyan. No? Ang isa pa po sa ganitong hindi nagmamadali is that people who know you, like your parents, your friends, your family, no, especially those who are very close to you, can see whether nung naging kasintahan mo yan o nung nanligaw yan sa'yo, whether ikaw umangat or bumagsak. They can give you insight and good judgment because they know you all these years. Alam nila kung talagang masaya ka o hindi ka masaya talaga. No? Ano lang yan, parang boylet mo lang yan. Hindi yan talaga marrying type. Hindi yan yung ganun. O kaya yung babaeng yan, ako, bitawa mo na yan kasi makakasakit ka lang ng kalooban dahil hindi naman ganyan talaga yung gusto mong pakasalan. No? Number 2, ang pangalawang mistake na nakita ni Neil Clark Warren is that people go through the selection process when they are too young. Kahapon po, pinag-usapan natin na pagbata ka, gusto mo pogi, maganda. Pero pag tumatagal, kasama na yung sense of humor, character, yung pakikisama sa tao, yung paggalang sa magulang mo, yung pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili. Pero pag tumanda-tanda na, syempre gusto mo achiever, gusto mo nakatapos, gusto mo may trabaho, gusto mo marunong kumita, no? Marunong magpasya sa sariling buhay. Na hindi na kailangan magtanong-tanong pa kung kani-kanino. May sarili siyang diskarte, pero mababago pa yan kapag ikaw ay naging professional. Nakita mo yung iba't ibang mundo sa mundong ginagalawan mo. Na may mga tao palang ganito at maiiba pa yan kapag nag-travel ka sa ibang bansa. At kapag bata pa lang, namili ka na habang tumatagal dahil kinumit mo na yung sarili mo, nagkakaroon ka ng mental comparison. Nagsa-struggle ka ngayon. Sinasabi mo, sayang, kung available ako, ito, nagpaparamdam sa akin, papatulang ko to eh. O kaya, ito, sayang oh, ito talaga yung gusto ko. Kaya lang, nag-commit na ako. Nung high school ako, nag-commit na ako. May asawa na tuloy ako. Tapos ang sasabihin siya, may asawa ka na? O bakit? Bakit? Yung tansyawa na ganun, tatablang ka nun. Bakit? Because you went through the selection process, bata ka pa. So ano yung solution? Grow up first. Kailangan matuto ka muna, tumanda ka muna. Major decisions require certain developmental stages para ma-handle mo yung responsibility ng pagkakaroon ng partner. Now, it may not be bad or stupid or immature, but still, bata ka pa. You're still young, too young. Katulad po ng mga bata, yung kinwento ko kahapon, Sunday schoolers, ang regalo mo, lagare, pako, pait, screwdriver, long nose. Na mahalaga yung tools, pero para ibigay mo yan sa mga Sunday schoolers na mga bata, hindi nila yan ma-appreciate. Ganon din po. You are looking
into the most important decision making that you will make, a major decision, spouse selection. Mapapangasawa mo, kakasama mo habang buhay, magiging magulang ng mga anak mo, magiging kasama mo, katabi mo sa hirap at ginawa, umaga, tanghali, hapon, gabi, hating gabi, madaling araw, sa'yo uuwi. Pero pinili mo yan nung bata ka pa. Kaya habang tumatagal, iniisip mo, parang nagmadali ako. No? Experts in psychological development now believe that few human beings reach that point of psychological maturity before the age of 25. So in 25 years, i-develop mo muna yung sarili mo, yung singleness mo, and in the next 25 years, develop mo yung pagiging, yung pagpasok mo na dun sa meron ka ng relasyon. No? 50 years na yun pagkatapos nun. Young people are just developing their identity. Mga tanong po sa mga tao na nag-grow. There are complex questions. For example, who am I? Who am I apart from my family? How can I gain autonomy? May sarili na akong pera, may sarili na akong trabaho. Kaya ko nang magbayad ng sarili kong apartment, kaya ko nang magluto on my own, mag-travel on my own, mag-impok on my own. That's what does it mean to live on my own life? Na-reach ba niya 'yon? Yung gusto mong mapangasawa o mama's boy 'yan? Papa's girl 'yan. Ano ba? You have questions about core values. May mga tanong ko sa core values, yung halimbawa, what is important to me? Mahalaga, ano yung mahalaga sa kanya? What do I believe about life, about relationships, about work, about the future? What do I want to establish as priorities? What values do I live by? No? What do I believe? What do I really believe? Ano ba talaga ang paniniwala ko? And minsan may mga questions. Ang pinag-uusapan niyo yung mga competencies niyo, core competencies. Saan ka magaling? What am I good at? How can I best develop my gifts and my abilities and my talents? What kind of career must I pursue? O yung spiritual formation, yung may kinalaman sa kanyang spiritual life. Do I really believe in God? Do I really believe that Jesus Christ is who he said he was? Do I believe that it is enough to arrange my life pursuing God and following the teachings of Christ? Is the church important? Is serving God important? Is giving important? Is worship important? Nagbinigyan mo ba yung time mo? Yung sarili mo para ma-evaluate yung mga ganong mga bagay sa buhay niya? Because what you do not experience kapag single pa kayo, you will never do kapag mag-asawa na kayo. No? Tandaan mo to, if he did not change anything to get you, he will not change anything to keep you. Tandaan mo yan. If he did not change anything to get you, then he does not need to change anything to keep you. Kaya kailangan, pag tayo po namimili, nandun po yung maturity factor. To grow up first. Kanina, sinabi natin, slow down, take it slow. Masyado kayo nagmamadali. Let time roll and time is a friend. Let's reveal what's really inside the gift wrapper. Let's unwrap this person. Pero ito yung pangalawa, let's develop ourselves to ask the questions that really matter. Let's grow up. Let's see if we are already defined or refined through life sa pamamagitan ng mga bagay na pinupursue natin sa buhay. Pangatlo, yung pangatlong failure po daw, no, sabi ni Neil Clark Warren, is that the third reason people make poor decisions about marriage is they are too eager to get married. Ito naman, nanggigigil mag-asawa. At ito, tatandaan nyo, yung galing sa malungkot na pamilya, sila yung madalas gusto mag-asawa agad because behind that decision or that belief sa likod ng ganong paniniwala,
is that when marriage is a solution. Halimbawa, matatapos na yung kalungkutan ko, kaya kulang ako, makukumpleto ko, kaya hindi ako kailanman sumaya, sasaya na ako. Yun ang kanyang paniniwala. That is why, ang dali niyang ma-victim ng kung sino man na gusto mag-commit sa kanya. The third reason why people make a poor decision is because they are too eager. Ang bahala na, basta gusto ako, gusto ko na rin. People who have disappointing childhoods think marriage will make up for their past lives. Iniisip nila dahil yung noong araw, malungkot yung gayto, Pag ako nag-asawa talaga, kailangan yung kabila, sisiguraduhin ko. And to make the long story short, di naman nabago, pareho rin lang. Kasi hindi naman siya marunong nung ibang paraan. Rarely does, ito nga, yung two people walking down the aisle change that sinful and wounded person into something magical. Tandaan nyo to, there's no miracle in a marriage. Pastor, what are you saying? There's no miracle in a marriage. Listen, kapag yung papakasalan mo tamad, pag yun ang pinakapoging tamad sa araw na yun. At pagkatapos nun, tamad na, pogi, asawa mo pa. Kapag yung mapapangasawa mo, no, hindi marunong magbigay, hindi siya giver, no, madamot siya, matapobre siya, makasarili siya, pagkatapos ng kasal, matapobre pa rin siya, madamot pa rin siya, makasarili pa rin siya. Walang magic ang marriage. Yung araw ng kasal, yung wedding day, hindi yan magbabago from an ugly duckling to a beautiful swan. Pag yung napangasawa mo, bugnutin, swangit, swapang na, pangit pa. No? O kaya maarte, madrama, maluho, no? Seloso. Pag napangasawa mo, pagkatapos nun, permanente, yung mga pagkataong yun, nasa sayo sa kasama mo. Eh, yun nangyayari kapag nagpatali ka agad nang hindi ka namimili. So, ito yung problema, no? Yung pangatlong problema is in love with being in love. Gusto mo, lagi ka na, gusto mo may makasama ka na agad sa buhay. Gusto mo may karamay ka na agad sa buhay. Ang problema, ang nakuha mo, bato na ipupukpuk sa ulo mo. Di ba? Akala mo, yung nakita mo, yun ang sagot. Yung pala, yun ang asungot. Yun ang nagpalala sa katayuan mo, kalagaya mo. Ang ganda-ganda ng trabaho mo, ang ganda-ganda ng nilosyan ka. Kaya makikita po natin, pag hindi po tayo namili, at basta na lang tayo, sige, gusto ko nang mag-asawa, yan po ang pangatlong pagkakamali. Pangapat, kaya po nag-asawa kasi the fourth mistake, they move prematurely into marriage in order to please other people like their parents or their friends. Sabi ng nanay mo, yan ang gusto kong mapangasawa mo. Sabi ng tatay mo, nakausap ko na yan, okay talaga sa akin yan. Di okay sa yun, pero okay sa kanila. Tapos yung okay sa'yo, panayang pintas, naku, yung mga ganyang uri ng hindi din dapat napapangasawa. Hindi ang bagay sa'yo, hindi kayo match. Gito. So lahat ng ano, pati yung mga barkada mo, hindi boto. So pinili mo yung gusto nila sa halip na gusto mo. Yung pressure ba ng mga roommates, office mates, best friend, kamag-anak to tie the knot, go for the wedding ceremony. So look at you now. Everybody is happy except you. Wala kang pinagkaiba dun sa ang gusto mo architecture. Pero yung nanay mo nurse, tatay mo nurse, kuya mo nurse, kapatid mo nurse, kaya ikaw, sa dami ng nursing books at uniforming puti dyan, at lahat sila graduate ng school na yon, baka naman mag-iba ka pa. So kahit gustong-gusto mo ng T-square, ang gusto mo tech pen, ang gusto mo plate, ang gusto mo rot ring,
Staedtler. Ang gusto mo, computer, ano, design. Napilita kang mag-nurse, kaya geto, magtatapos ka ng nursing, pero pag may nakakasalubong kang, may dalang T-square, nililingon mo. Kasi, where your treasure is, there your heart will be also. Naintindihan niyo si sabi ko? Everybody's happy except you. Iyon ang mangyayari kapag pinagbigyan mo sila. Sige nga, iyan ang gusto nyo. Sige, ikaw ang humalik. Ikaw ang tumabi. Ikaw ang magpayakap. Iyan ang gusto mo, hindi yan ang gusto ko eh. Iyan yung mga problema kapag nadaan sa reto. Kaya ako, yoko nang nire-reto. Pinapakilala mo, bakit hindi? Pero let the love begin. Gusto ko yung let the love begin. Hindi pwedeng umahalin mo to, umahalin mo yan. Pag wala ka na, hindi na magmamahalan yan. Magsusunto ka na yan. Para sa opisina, galangin mo ko ako, boss mo. Gagalangin kita hanggat nandito ako sa opisina. Pero paglabas, pantay-pantay lang tayo. Dito ka lang sa opisina, boss. Dahil you have never won my respect. Respect is earned. Tandaan nyo to. You don't enter into a marriage so that you can please other people. Hindi po ganun ang pagbubuhay mag-asawa. Hindi ka pitsa. No? Hindi ka nakapusta para sa kagalakan nila. Buhay mo yan. Kinabukasan mo yan. Ikaw ang pipili kung ano magiging kinabukasan mo. This isn't about pleasing other people. Number five. Sabi ni ni Clark Warren, na kung ano po yung dahilan kung bakit nag-fail ang mga marriages, that two have not shared wide enough range of life experiences with each other. O ito, iba na naman ito. Tungkol naman ito sa masyado pang mababaw yung inyong pinagsamahan. Hindi nyo pa naranasan to walk through tragedy together, resolving conflict together, sharing yung mga barkada niya, na-meet mo, barkada niya, na-meet ka, yung ganon, yung mga working through financial challenges, have you gone to church together, worship God together, pray together, serve God together, no? You do not know each other's set of friends, o kaya yung mga significant time for each other and their families, yung mga ganon. Wala ka pang ganon. Basta yan, nakilala mo, gusto mo na, siya na lang. So, ang totoo, yung mapapangasawa mo, you don't really know each other. Yan ang problema sa mga internet relationship. Nakikita mo lang sa virtual, yung katawan nung kausap mo, yung iba gusto ipakita, ito katawan ko, patingin ng katawan mo, tayo na. Ang problema, pag nagsama po sila, sasabihin nila, ito lang ba kaya natin ibigay sa isa't isa? Sa totoo lang, di ko gusto ugali mo. Eh, ba't ikaw? Di ko gusto pananalita mo, masyado ka matawil. Aba, akala mo kung sino magsalita to? Sino ba may pera dito? May kita mo, they really do not know each other. Hindi talaga sila nandun sa time na gusto talaga nila na napatunayan talaga nila that they're meant for one another. Hindi ganon. Kasi they do not have enough range of life experiences that they've shared together. Ako, meron akong isang kaibigan na very close sa akin. Tapos merong babae na kausap niya. Sabi, sige, darating ako, ganyan. Sabi niya sa akin, anong masasabi mo? Sabi ko, alam mo, sa totoo lang, kilala kita. So, ang tanong ko sa'yo, ganito. Yung babaeng yan, ano yan? Yan ang, ano, parang makikipag-date ka dun sa, excuse me ha, dun sa sex trip mo. Yung parang may nagustuhan ka na, ano, na chicks na, wow, parang may wow factor. And so, therefore, pag bibigyan mo, magdi-date kayo, dadali mo ko saan-saan, dahil nandito, sa alip na dun sa lugar nila, alam mo na ako sa mapupunta yun. Baka mamaya, no? Meron ka ngang calendar girl, nakuha mo yung gusto mo, itsura lang, pero hindi mo pala alam kung ano buhay niyan. Bawang pala yan sa utang, may sakit pala sila, no? May ugali pala yung mga tao sa kamag-anak niya, hindi mo pakilala yan eh. Pero gusto mo na agad mag-invest. Bro, daan-daan ka kaya muna, ilalanin mo muna. Yun yung sinasabi ko.
hindi pwedeng artificial na ganito. May kaibigan ako, Christian siya. Ang tagal-tagal niyang kausap. Ang tagal-tagal nila nag-uusap. Hindi ko maintindihan kung ano pinag-uusapan nila. Kaya ako, pag ako nagkakasal, tinatanong ko yung ikakasal, o ano mga plano niyo na napag-usapan niyo na? Nakakagulat kapag yung sasagot sa iyo ng mga gusto na magpakasal, wala po kaming plan. Wala rin kaming napag-usapan. Ano to? Nagsasama kayo, ang pinag-uusapan nyo, sweet nothing. Walang kinalaman sa susunod na chapter ng buhay nyo. Nag-ipumba kayo? Hindi. Handa na ba kayo sabihan ng magulang nyo? Hindi. Kaya mo bang mamanhikan? Hindi. O ano yan? Gusto nyo ng kasal, pero anong lalagay natin dun? Talaga bang gusto nyo ng kasal? Gusto nyo ng disaster? O kinakausap ko, prank ako kausap. Gusto nyo akong magkasal sa inyo? Yan gusto nyo, bulan? Kaya kinakausap ko sila. Kasi, ang tinatanong ko, do you really know each other? Meron akong kaibigan, balik ako doon. Ang tagal niyang kausap, ang tagal niyang kachat. Sobrang supportive, nagpapadala ng pera. Bigay mo to sa parents mo. No, nakita ko, nakausap ko father mo, ito gusto kong ibigay sa father mo. Giver! No, ang tagal, nag-planning sila, kasal and everything. You know what? The 3 days, 2 days before the wedding, dumating yung guy, unano. Nagulat sila, foreigner yun eh. Dumating unano. And ang first reaction ng babae, she felt deceived. Eh kaya lang, nandyan na yung kasal, nandyan na yung damit, nandyan na yung sasakyan, nandyan na yung venue. Yung groom na lang ang inihintay nung dumating unano. Sabi ko sa'yo, iyak yung babae. Sabi ko, buti na lang, hindi ko to kaibigan. Kasi ako, kung ako tatanungin nyo, sa ayaw nyo sa gusto, tatanungin ko siya, eto ba talaga gusto mong mapakasawa habang buhay? Hindi to tungkol sa kahiyaan. Taken na yon. Oh, pero hindi ka obligado kung dinaya ka niya na hindi niya sinabi kung ano siya. Na may ganun pala siyang pagkatao. Oh, may isa pa akong kaibigan, naranasan namin. Grabe, kainitan ng mga Max Lucado. Nagpadala ng Max Lucado Bible. Ang ganda ng mga devotional ni Max Lucado, ng author na yun. Magaganda mga libro ni Max Lucado. So may Max Lucado Bible, pinadala sa kanya. So grabe, sabi niya, very Christian, very spiritual, very, very deep. No? Masi-sharing time kami, gito. Sabi ko, have you ever seen him? Hilingi ka nga ng picture. Humigay siya ng picture. Ang itsura ng lalaki, may tattoo mula liig hanggang talampakan, galing sa loob. Nandun yung mga tattoo ng mga hard knock gangs ng Amerika. Member ng malaking sindikato. Pero, kung kausap siya, napaka-sweet, napaka-gentle, napaka-courteous. Pero pag tiningnan mo, chinek namin, ang daming criminal record. Pero pag aasahan mo lang yung internet, parang okay naman eh. Ayos naman. Wala naman akong makita. Decent eh. Lagi naka-necktie. Lagi naka-polo eh. Pero nung nalaman na namin, ni-research na namin, oops! Mabigat pala mga kaso nito. No? Gun running. No? Kakaiba. Buhay sindikato. O, so geto. Tanong. Eh kung na-carried away ka, kasi nga, ang bait, ang pogi, siguro matino, siguro. Alam niyo naman yung mga nangliligaw, laging best foot forward yan eh. Ang anim, no, bago tayo magtapos, pito lang ito. Ito, the next problem, no, sabi ni Neil Clark Warren, is that the mistake of deciding on marriage without making sure they have realistic and compatible expectations regarding marriage. No? Ang papakasalan ko, Superman, na Billy Graham, na Apostle Paul, na Elijah. Ang mapapangasawa ko, gusto ko yung katulad ni Gato. Wow! May mga tao po, they have this artificial understanding of people. They want to make people fit a mold. No?
alam niyo, mga pinag-uusapan ng mga taong gusto mong makilala, yung mga role, career, number of children, financial responsibility, authority structure, no? Yung mga bagay po, yung mga issues of confusion, conflict. Ako, I counsel a lot of our members, church members, na nag-asawa po ng mga foreigners. And so, nandun lagi, because I am a missionary myself, naranasan ko yung cross-cultural communication. Yung cross-cultural communication, minsan yung sinabi mo, hindi yun ang pagkakaintindi niya. At yung sinabi niya, hindi yun ang pagkakaintindi mo. So nagkakaroon talaga, accidentally, o hindi man sinasadya, nagkakaroon talaga ng miscommunication. Kasi ngayon lang kayo nagko-communicate, cross-cultural. Yung isa, foreigner. Yung isa, Pinoy. No? So anong nangyayari? Laging kung hindi nagtatalo, hindi nagkakaintindihan, nakakasamaan ng loob. And you have to counsel them. Buti ako, papasalamat ako, binigyan ako ng Lord ng access to both yung dalawa. So I can talk to the other one, talk to the other one, and finally make them settle lang. Hindi pala yun ang ibig sabihin. So, kailangan po, pag meron po kayong gustong mapangasawa, kailangan po yung mga realistic expectations. Pag sinabi niya, o pag nag-asawa ka, sa amin ka titira. Taga-ibang bansa ako. O, pero pag nasa ibang bansa, hindi na ikaw ang mananagot sa ganito sa inyo. Kailangan, ito na ang priority mo. Ganito, ganyan. Nag-uusap. No? Kasi kung hindi kayo magkakasundo, mag-aaway kayo pag nag-asawa na kayo. Halimbawa, issues ng pera. Maraming singles na gusto mag-asawa, pero yung mga singles sa Pilipinas, dahil nakatira sa magulang, may pananagutan sa bahay. O, nagkataon na pwede na silang mag-asawa, pero sila pa rin ang nagbabayad ng kuryente, sila pa rin nagbabayad ng gamot, bumibili ng gamot ng tatay niya, siya pa rin nagpaparal doon sa bunso. Pag hindi kayo nakaintindihan, yun pa ang pag-aawayan ninyo. At yun pa ang magiging dahilan kung bakit magkakasira pa kayo. So habang hindi pa kayo kasal, pinag-uusapan yun. Payag ka ba na pag nag-asawa ako, mag-a-abroad ako? Kung pareho kayong Pilipino, mag-a-abroad ako. No? Kaya mo ba akong hintayin? Nagkakilala tayo rito. Let me tell you a story, a true story. Ito, you will learn a lot from this story. May isang pastor, taga rito sa Bulacan. Isa sa pinaka nire-respetong pastor dyan sa Bulacan. Matanda na po ito. Ilang beses na po ito na e-elect sa mga pastoral movement. Ito po ang isa sa mga ginagalang. Ngayon, meron siyang miyembro taga Middle East. Yung isa naman, kung di ako nagkakamali, taga Canada. Ngayon, nagkaroon sila ng family camp. Nung family camp, nagkataon, nagkasama itong dalawang ito. And guess what? Nung family camp, grabe, ang galing nila mag-blend. Sobra. Parang, wow. Ano ba yan? Magkasintahan ba yan? Magka-partner ba yan? Magkakilala ba yan? Hindi sila magkakilala, pero yung program within the whole week, family camp, may mga grouping sila, may mga competition sila. Itong dalawang ito, outstanding sila, maganda sila, to the point na everybody was saying, uy, single yan, single to, pwede yan, available yan. And sure enough, available nga yung dalawa. Ito nangyari. Kwento ko sa inyo. Eh, dahil mga taga-ibang bansa, so mga tatlong buwan lang sa Pilipinas, yeah, maximum na yung 90 days, nagligawan. No? Mainit-init pa. Kasi nagligawan. Dahil lahat, ika nga, pulang-pula pa yung hasang, no? Nagkagustuhan. Kinausap yung pastor. Pastor, pwede po bang pakasal kami? Eh sabi ng pastor, alam mo, nung time na yun, may batas pa, kailangan i-post yung pangalan ng ikakasal. 90 days yun eh. Kung walang ko kontra, sige, pwede mo ituloy. Dati may ganun batas sa Pilipinas eh. Nung araw pa. Na kailangan i-post muna. Ang ginawa nila, dahil gustong-gusto na nila magpakasal, minadali nila. Parang sinortcut nila dahil may mga kakilala naman sa munisipyo, matagal naman pastor na si pastor, maraming kakilala. So nilakad nila, and to make the long story short, naging sila, nakasal sila. Na okay yung pagsasama, as in wala silang problema until bumalik na sila sa kanilang workplace. Pagbalik nila sa kanilang workplace, yung isa nasa Canada, yung isa nasa Middle East,
na naging problema, nagkaroon sila ng communication problem. Na naging ano, naging fight, naging complication. Alam nyo, nag-decide sila maghiwalay. At para maghiwalay, kailangan ma-invalidate yung kanilang kasal. Ngayon, nakiusap itong dalawang ito doon sa matandang pastor na to. Yung ano, yung isang kamag-anak nung isa sa dalawa, sabi niya, silipin nga natin kung gaano kaligal yung ginawang paraan sa'yo. Masyado ka yatang mabilis na pakasal. Alam ko may ganito. And sure enough, na-imbestigahan niya. Alam nyo, nag-file ng reklamo dun sa pastor. Dinimanda siya. Tapos, hindi Christian yun eh. Yung ano, pumunta dun sa organization kung saan leader ito. Nag-file na puno ng kahihiyan yung malinis na record ng matandang pastor. At na-demanda pa siya. O na-invalidate. Kasi dalawang klase ang kasal, di ba? Void and voidable. Naipasok sa category na voidable dahil may circumstances sa likod ng bilis ng kasal na irregular. Nakasira pa sila ng ministry, nakasira pa sila ng church, nakasira pa sila ng lingkod ng Diyos. Magre-retire na lang yun eh. Napulaan pa. Iyak sila. Pag ko alam, sa amin tumakbo. Sa amin lumapit para magpa-counsel. Kasi kakilala namin yun at ginagalang kami ng mga yun. Umiiyak yung mag-asawa sa kagustuhan nila na pagbigyan yung ikakasal. Listen. Kailangan po kapag kinakasal, lahat transparent, walang daya, walang ano. Nung nabubuhay pa po si Pastor Clem Guillermo, pag sinabing taga-Sangka, taga-Bicol, magpapadala yan ng tao sa Bicol. Hindi yan tatanggapin niya yung papeles mo, pero pag natanggap na niya yung papeles mo, magpapadala pa yan ng tao sa Bicol. Ibe-verify kung yung papeles na binigay mo sa kanya, tama. Hindi yun agad nagkakasal eh. Parang may period of investigation bago niya tanggapin kung kakasalin niya. Kasi idadaan niya sa counseling si Pastor Clem Guillermo. Tapos na po yung ano, yung kanyang programa dahil nagkasakit na po at yumaon na po si Pastor Clem. No? Ito po sa pagkakamali is what kind of expectations? Baka mamaya bugso lang 'yan. Baka nabuyo ka lang o kaya baka ngayon lang 'yan. Wala kasing time factor eh. Time is a friend. At panghuli, sabi ni Neil Clark Warren, ang panghuling dahilan at pinakamadalas na dahilan kung bakit nasisira is that finally, couples make the mistake of deciding to marry without addressing personality or behavioral problems related to hidden pockets of individual brokenness or dysfunction. Ito po ang pinag-uusapan dito. Kung sasabihin mo gito, tanggap ko siya kung sino siya, tanggap mo siya. Pero ang tanong ko sa iyo ganito, how well do you know yung past life? Pag-uusapan natin yung family background. Oh. Pag-uusapan natin, meron ba siyang mga trauma, mga trouble? Halimbawa, baon sa pornography. O baon sa sugal. O kaya may fits of rage, biglang nang Google Pay. O kaya merong ano, uncontrollable urgency na manira ng gamit. May mga taong ganyan. No? Gusto mo malaman, where are they broken? Are they corrected? How? Are you sure? May mga wounds ba? Kaya dumarating sila sa point na ganito, hindi ko kilala to, hindi ito yung nanligaw sa akin, o hindi ito yung nililigawan ko. Because all this time, never mong nakilala yung tunay na siya. Okay? Nung araw po, magtatapos na po ako. Alam niyo, nung araw. Nung araw, may comics pa eh. May mga comics, may mga magazine pa. May Liwayway magazine pa. May mga comics pa sa paligid. May mga love story pa na nababasa sa mga comics.
Kapag ang tao gusto manligaw, bumibili ng comics para magbasa. Nung mga panahon, nung araw pa po yun, 80s and 90s. O kaya nagpapapayo sa mga katropa. Ngayon po, iba na po ang buhay ng tao. Sa totoo lang po, itong pinag-uusapan natin sa daily discipleship, di mo ito mapupulot ng mga lessons. Ito po yung mga bagay na pinag-uusapan ng mga tao po na umatin ng mga seminars, na nag-e-enroll po sa mga couples classes. May mga klase po. Gusto ko yung ano dito sa Pilipinas, meron po rito ano eh, yung Buntis Conference. Ay, Buntis, ano ba tawag nila? Buntis Conference yata. Na tinuturo po kung paano ang magiging buhay ng isang buntis. Yung parang ganun. Isa yun, pati yung mga lalaki, lalagyan nila ng bola na may tubig, tapos itatali nila yung rubber, parang may, ano, may, parang strap, isi-strap sa tiyan, tapos pahihigain. Ito ang pakiramdam nila, pag tumagilid, pag tumalon, pag nagkumilos, no, nakakatuwa, no? Buntis Congress, yung tawag nila, Buntis Congress. Yun ang tawag sa Pilipinas. Meron pong, ano, mga marriage, ano, counsel, pre-marriage classes. Meron po mga ganun para po sa mga kinakasal o para po sa mga may kasintahan. Ito po yung mga content nung ganito. Kaya nagkakaroon po ng tinatawag na parang mapping, minamapa mo, or kaya nagkakaroon ka ng panoramic view kung ano talaga yung expectation mo in light of where you are and what you need to do in to be able to go in that direction. No, at iba-iba po yung panggagalingan ng bawat couple. Sana po itong week na ito na ang topic po natin, singleness, ay nakatulong po ang daily discipleship. Again, I'm not against marriage. I'm against people rushing to marriage. Hindi ako again sa pag-aasawa mo. Ang sinasabi ko lang, give yourself the benefit of the doubt kung hindi mo binigyan yung sarili mo in the past. Na hanggat hindi mo pa yan asawa, may choice ka pa. Hindi ka pa nakatali dyan. Pwede mo pa yang iwanan, palitan, o kaya pwede ka pang gumawa ng paraan para ma-improve mo yung existing na relationship na meron ka. Or dahil nakinig ka sa mga ganitong lecture, tumaas yung standard mo sa pagpili ng mapapangasawa sa buhay. Real talk about love. Mas handa, mas matatag. Let's pray. Lord, ipapasalamat po ako sa oras na ito, sa aming pag-uusap, patungkol po sa buhay pag-ibig, sa mga love life, O Lord. Ang dalangin ko, Panginoon, lahat po ng aming pinag-usapan ay makadagdag. Lord God, sa kanilang kaalaman, hinihiling ko, Lord, kami mismo, ayusin mo ang aming mga buhay. Lord, may mga kasama po tayong nanunood, Panginoon, na mag-asawa, na dumadaan sa ganitong mga suliranin, at may mga hindi pa nag-aasawa, na marami pa palang dapat silipin, mga dapat itanong, dapat malaman, dapat mapag-aralan, dapat pag-isipan. I pray, O Lord, na immature niyo po, Panginoon, ang bawat isa na nakatunghay, Lord God, dito sa mga paksa na ito na aming tinatalakay sa daily discipleship. Maraming salamat po, Panginoon. May all these lessons, Lord God, be a blessing to everybody who have joined us, Lord God. Salamat po. We give you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. So maraming salamat po sa lahat ng kasama natin. And I promise po that in the coming weeks, we will have a special day wherein we will have resource speakers who will speak about yung stage na to. For example, ngayong linggo, pinag-usapan po natin yung single stage. So we are going to have, in the near future, mga sessions po ng daily discipleship na may resource person po tayo na mag-share po ng kanilang mga journey as singles, no? Or those who are waiting, those who are engaged, malalaman po natin. So please pray for us as we continue to discuss real talk about love ngayong buwan ng February. Mas handa, mas matatag. Pagpalain po ng Panginoon ang bawat isa. God bless everybody. Salamat po.